why worship matters. Worship matters to God, worship matters to you. Kaya may soul na, often we allow personal distractions. So, madalasan may soul na po, no? We allow, maalaw na po ang mga distractions. Sometimes, we go to church, but we don't worship. Maalaw ka sa simbahan, pero wala ka. Nag-worship, we sing a song, but we don't worship. We listen to sermons, but we don't worship. Manaman ka na may soul. We serve in administrative area, but don't worship. So, kaya siya may soul na, kani siya na, mga atong kinaisutan karo, kani siya mga pamaagi may soul na maka-worship talaga sa atong buhi na Diyos. But it's sad to say may soul na hindi siya maka-penetrate sa matag sa na gano'n. Ikaw ta kani, ayaw pa simpahan, kayo mo simpahan na, pero wala na di ay ang atong unahuna. Di kanta, tani-drive ka sa atong buhi na Diyos, pero wala ang atong unahuna. Naka, sunay pa mga na may soul, na nagkanta ka, pero atong unahuna, napagawin. Kaya naman, na-focus diha sa ato ang buhi na Diyos. Wala na-focus diha ang ato ang pagsimba diha sa ato ang Ginoo. Naminaw ko nga yung taong mensahe. Sa maaari may son, nagwaling mo diha. Tumala ko nakabalo kung naminaw ba mo diha sa ato ang tumala ang Ginoo lang yun ang nasalog kung naminaw ba ang matagusan na ito kalong sa ato ang mensahe ng kabantagod. Sa maaari may son na dali rata makaiwan nga isimba ko, ikanta ko, naminaw ko pero wala na diha sa ato ang unahuna. Amen? True worship of God is when we love Him with all our heart, soul, mind, and sense. So, tinuod niya yung pagsimba niya sa ito ang buhay ng Diyos. O may soul niya, nagagitan din sa ito ang kinatibukan na ito nga. Kasi kasing kalag na huna o kusok. Mga siya may soul nga, kanilang hindi lang itong pagsimba na nagagagod niya sa ito ang kasing-kasing sa ito kalag, sa ito ang huna, sa ito ang kusok. It's when we praise God above everything else and put Him first in our hearts. As it says in Deuteronomy, chapter 6, verse 4 to 5, the Lord our God, the Lord is one. So, wala siya may isang tatong kinayon dahil nga, ang ato ang pagsimba na gamitan din sa ato ang kasi-kasi unang-una ka nag-ukusok. Then, worship is a lifestyle. So, ang pagsimba mo nung may isang usan siya ka lifestyle na ito. Kinaroon, kung dinigmin na ito siya ma lifestyle na iso, pwede lang kami nung nga, ay di isa kong usimba ko, kay panglabas ako, isa kong usimba kay pamarkados ako, isa kong usimba kay mga lingkod sa mo, makalimog siya magdaglan. Kundi ni, worship is a lifestyle, my son, na din ni pwede nga i-escape ni mo, my son. Kaya ba mag-ibaos di ka, na maagto ka sa simpa, kaya musimpa di ka, excited ka na masinati ni mo ang presensya sa Diyos, excited ni mo nga, masinati mo, madumog ni mo, kung sa ang mensahe ipadumog sa Diyos, maula siya, my son, lifestyle na ni mo, my son, na din nila na ni mo iparumbalik na, at wala sa balay, sa kusimpa, ay matungo. Parehas lang nila, my son, nga, ka nang nakayatuod, na din nagkagugtan sa iyo mong mamang. Sa may pati unang, dati lang nagsabot na mo sa malaguyang pa. Nagsabot na mo na mag-date mo. Dati nagsugtan sa iyo mong mamang. Sa may pati unang, mag-ibaos. Ikaw, yes ka na nga naman. Gusto ka na makita mo sa iyo mong mamang. So, in alam, may soon, mag-ibaos ka nga. Kasi natin mo ang presensya sa Diyos. Mga siya, worship is a lifestyle. Muon din na ito sa tuang kinabuhi, may soon. Nga maano na siya ma-apply. Worship is the gathering of believers to practice our belief and celebration of Him. So, how saan siya may sumuhan siya? Nagsasama natin na ibuhan natin. It's a celebration or it's a fellowship na gather na kita mga magtutuo diha ni Kristo. Kaya mauman niya siya na ako nga. Kita ng mga Kristohanon, mauman niya na ako ang kinabuhi. Musimpag yata diha sa ato ang buhi na Diyos sa adlaw nga Domingo may Ikson. Amen? Ikaw diha may Ikson sa John chapter 4, verse 23. Jesus said, but the hour is coming, and now yes, with the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him. So, wala siya may soul na we must worship God in spirit and in truth. So, muna ka, si pamanggil na ito ang Ginoo diyan sa espiritu sa kapatulan. Kaya pa lang kita, nakita naman, suhan na nakabalo lang kita sa gawin na patulan may soul. So, wala yung tulipon may soul. Ano pa man, musimpa pa man ka, sana man pili ang halal na ito kasi marun. So, we must worship in spirit and in truth may soul. Amen? So, kaya pa lang na naapamanggil sa ito ang family na naatay mga unsaved blabunas na wala patiha. Nabili po dito mong iusap, pero natuwa mo nga kapag-usap na ito ang mayksun at uginan ginaampo mayksun na mausap na tiha sa ito ang buhay ng Diyos. So that we worship in God and Spirit and truth mayksun. Amen? So natin mga pipiladrin mga mayksun na the importance of worship. First, worship and
bold surrender of our life. So mali siya mag-exode nga, bold ni siya mag-exode nga, akong isurrender ako ang kinabuhi, diha sa ato ang buhi na Diyos. Ikaw diha sa Romans chapter 12 verse 1. I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So mali siya mag-exode nga, hindi na mag-exode nga, na ato ang simbahon ang atong buhi na Diyos, at ibuong na itong kinabuhi kong isa. Kaya dali nga, to offer your body as a living sacrifice. Kami na po ang kinabuhi ng isoon. Kami siya yung buhi kahalat na ito sa ito ang buhi na Diyos. Kaya naman, ang Diyos may isoon, mahimuot siya. Kaya sabi ko yung isoon, kaya mo anak, hindi lang kong simba ka rin. Wala mo ko yung i-offering. Wala mo yung nahatag nga tayo. May isoon, so di hindi ko may isoon. Ayaw na siya ibuwa nga. Entrance. Ayaw na siya ibuwa ang babag may isoon. Hindi tayo simba ka, wala tayo offering. Kundi, ibuwa may isoon niya. Simba ka, tulad kay Imugi, halat, ipuhang kinabuhin natin sa ito ang buhay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Then, ikatawa may isoon, worship is putting our focus on Him. So, mga may isoon nga, naagantay, focus niya sa atong buhay ng Diyos may isoon. Kung wala tayong focus may isoon, wala tayong direction may isoon. Kay mga 2-2 may isoon, kay may buong nakakaman naman, kay may ani na po, ka naman kay natin man, tingnan naman, wala pa tayong focus may isoon. So, true worship is based on the desire to honor God that requires a personal revelation of God as found in the scripture. Worship is not based on our likes or dislikes, but it is a focus on Him. So, wala siya may isoon nga, ang pinuod na pagsimba may isoon, wagi na nga, naagid sa ato ang, nagagikan din sa ato ang kasing-kasing may isoon, kapapasilungan ato ang tubuhi ng Diyos. So, nag-require po na says, sa ato ang ating personal may isoon na revelation niya sa atong buhay ng Diyos. Amen? Kaya kung wala kay tandog, kung wala kay personal mga isoon na pag-exoyan na sa mga buhay Diyos, pwede na lang ipanong, hindi mo ipanong mga isoon. Mga na ka, that's why wala tayo focus niya sa ato ang buhay ng Diyos. Then asahay, ganahan ta, o di ko simpan na ay ganahan ta. Nagana-gana na. So, dili na siya inaana mga isoon, kung dili kinahanglan din ganahan tayo focus niya sa ato ang buhay ng Diyos. Amen? Hallelujah. Then, ikatulong mga isoon, worship involves getting out the way. So, wali siya may isoon na kinahanglan sa mga isoon na diya sa pagsimba diya sa ang buhay ng Diyos, kinahanglan sa natin mga makatungan mga isoon na kinahanglan nato na ato ni siya wagtanggong sa ato ang mga una-una to remove our worries mga isoon. Sa mga balak na ta, no? Kaya ba yung kabalak na mga isoon, daghan, hindi siya may tabo sa ato ang mabalak na ta, o sa iyong kanoon, mabalak na ta, o sa iyong ibayad. Mga na sa iyo, di kita mo simpa kay, ano ba, mo trabaho sa ta, overtime ta, or mamuan-uan pa na tinuod. Kaya nga naman, nabalak na ta sa ato ang mga bayronon. So, natin ano mga pamutana mga isoon. So, pala siya nga kinahanglan, yung kalaat at na ato ni Kinesya, i-let go ini mga muna-una na dili maayo na naasa ato ang muna-una mga isoon. Mga na, hindi kita makapadayon diya pagsimba niya sa itong buhi ng Diyos kung naatay ng mga muna-una na ni ato ang mga kabalaka mga isoon. Amen? So, pala siya nga dili kita mabalaka na yun naman na ang Ginoo mga isoon. Siya ang mo-provide sa kanan. Amen? So, kano sa aman may isoon nga wala mugi pakaon sa itong buhi ng Diyos. Kano sa aman nga wala nabay rin ang inyong utang or ang atong utang. So, nabay na rin mga isoon. Kaya nga naman, ang Ginoo mo provide na rin na siya may isoon. Mga na, kinahanglan rin na atong building, huwag tanong kini ato ang mga worries mga isoon. Ikaw pa, worship involves personal sacrifice. Amen? Tumani siya may isoon na kung sakripisyon kita may isoon na atay personal na pag-sakripisyon sa ato ang kagalingan. Sa diha ka masimba na may isoon. Sa diha ka malita kita sa presensya sa Diyos. Sacrifice ka, isa o isa ka layo. Isa may tagamatawi ka. Sila si Brother Zed, Molly Chigot, si Yang Juan, partner. So layo ka sila, pero may isoon, may sacrifice sila. Kaya nga naman gusto nila nga si Pawan ang buhay na Diyos. O tagaingan niyo, pagkasutungan sa mga layo kayo may isoon. So adunay pag-sacrifice. Pinta lang naa kay kanang amigo or naa kay silingan may isoon. Yung kanang wala, yun, yung nakita ay mo may isoon nga. Kaya mga kwarta, mga na lang din na kanali mo nga. Para karoon ni O the Lord, yung nakita ay mo yung silingan. Wala din mo sa may mong buhat mo na nakakay personal sacrifice at miso kay imo na lang na Lord ako na lang Lord ako di na lang ako na lang Lord ako ni hatag kay nagkukulurin nga na iipuli ni yung na iipuli ang so mga na siya may sunod it involves personal sacrifice mga iso.